Ang ating topic ngayon ay tungkol sa pera. Paano ba natin malalaman kung tayo ay pineperahan lamang ng isang babae o ng isang lalaki? Una, siyempre, makikilala mo ang isang tao base sa kanyang mga sinasabi, kanyang kinikwento, kanyang pagpapakilala sa iyo. Una, kapag nakilala mo ang isang tao, kung nasa texting part kayo, getting to know each other, pero normally naman kasi 'di ba, ang ating communication na ngayon, normally text meet, ganyan, pakikipag text meet, Facebook, ganyan, chat. Ang laging bukang bibig ng mga tao ngayon, wala akong load, ganyan. So, loadan mo naman ako. Patingin ng picture mo. Ganyan. Tapos, sasabihin nila, ay, wala kasi akong load. Hindi ko makita yung picture mo. Ganyan, ganyan. So, loadan mo naman ako. Pag ganun, kapag ang isang lalaki o babae ay nagbanggit na ng loloadan mo, nagpapaload, tiyak, talagang peperahan ka lang yan. Or hindi totoo ang kanyang pagmamahal sa'yo. Dahil ang nakikita niya sa'yo ay meron kang gusto sa kanya, kaya peperahan mo siya, peperahan kanya. Ganun lang naman yun. So number one talaga na sasabihin talaga ng isang tao kapag alam mo talaga na peperahan ka lang is palud. Yun talaga. Parang unang araw pa lang, mga isang linggo pa lang may topic na ganun. Never na never talaga magiging maganda ang relationship kapag na-involve ang pera. Yung paload na bagay na yan, pag siguro mag-close na kayo na, mga ganun, doon mo na lang pwede mong i-consider yun eh. Pero pag yung getting to know each other, tapos nabanggit yung paload, yun talaga yung napaka malalaman mong pinipiraan ka. Pangalawa, kapag nagbabanggit siya ng mga location na gusto niya sabihin na ay gusto kong pumunta sa ganito, ganyan, 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 pero wala akong pera, nagpaparinig na yun na gusto niya, ikaw yung gumastos pag gumala kayo. Siyempre, dahil ikaw ang naniligaw, ikaw ang gagastos nun. Mas lalo na ito sa mga kapag ikaw ay hindi ka naman guwapo o hindi ka naman kagandahan, tapos good looking yung nagustuhan mo. Pero normally nangyayari kasi to sa mga lalaki. Pag yung mga ibang babae is syempre ang gusto nila is parang may pang post po sa Facebook, sa mga sa social media. Tapos feeling blessed, ganun daw. Tapos ang isa pa na masasabi natin kapag pinipirahan ka talaga ng isang tao is nagkikwento yan ng mga financial problem niya sa family, yung mga ganyan. Yun, alam mo talagang pinipirahan ka niya. Malalaman mo talaga na pinipirahan ka niya kapag parang kada labas ninyo hindi siya nagsasabi na hati tayo, or parang hindi siya nagkukusa. Tapos mararamdaman mo naman yun eh, kung talagang may parang magaling na kapag may kailangan. Ganun talaga yung mga taong masasabi mong pinipirahan ka lang. Talagang pipirahan ka lang niya kapag yung nakikita niya na parang binigay mo agad yung gusto niya. Tsaka ito is connection din to doon sa isang bagay na malalaman mo kung hindi ka naman niya gusto. Tapos ang habol niya lang talaga sa iyo is yung attention, pera, para tumaas yung ego niya, para maramdaman niya na ay marami nagkakagusto sa akin, ganyan ganyan, marami akong at lalong-lalo na kapag walang trabaho yung babae o yung isang tao o yung isang lalaki, walang trabaho, tsak, pipirahan ka nun dahil meron siyang dahilan kung bakit hindi siya makakapaglabas ng pera or yung gusto niyang bilhin, ganyan. At saka isa ring paraan yan is pagpaparinig. Pagpaparinig na gusto ko ng ganito, ganyan.